Number one, kung gusto niyo maging matagumpay, you got to know what you want to achieve or what do you want to have in life. Ano ba talagang gusto mo? Alam niyo, itong natutunan ko sa buhay, na napakahirap hanapin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Magsasayang ka lang ng oras at magsasayang ka lang ng pagod. Di ba yung parang pumasok ka sa supermarket, tapos pagpasok mo sa supermarket na hindi mo alam kung anong bibilin mo. So anong ginagawa mo sa loob ng supermarket? Wala, paikot-ikot ka lang, di ba? Patingin-tingin ka lang, kung may makita kang gusto, kukunin mo. Pero wala ka naman talagang direksyon. Kaya nga, kung gusto nyo maging matagumpay, lalo na mga kabataan po, kung gusto nyo maging matagumpay, ay kailangan mag-umpisa muna tayo sa, ika nga, direksyon. Kung ano ba talaga ang gusto nyo. Kailangan talaga, ito na ba talaga ang gusto mo? Dapat may, para may focus tayo. Wala namang masama ng mapagtatry ng iba't ibat mga bagay. Ang mahalagang, siyempre, makadesisyon kayo pagkatapos ng tama. Para pagkatapos, makakadiskarte kayo. Kaya dapat alamin din natin kung saan tayo magaling. Diba? Siyempre, kung anong hilig mo. Diba? Mas maganda po yan. Kasi alam mo, mahirap gawin ang isang bagay pag di mo alam. Pero pag alam mo, mabilis na. That's number one sign, okay? Number two, para maging matagumpay ka, tanungin mo. Ngayon, alam ko na. Like for example, naalala ko po, ever since I was young. Nung bata pa ako talaga, gusto ko talagang maging successful sa aking buhay at sinabi ko sarili ko, gusto kong maging milyonaryo. Kahit bata pa ako, yan ang gusto ko talaga. Gusto kong maging milyonaryo. And then, pangalawang katanungan naman na tinatanong ko sa aking sarili is this. Pag meron ka ng gusto, you got to ask yourself, why? Oh, everybody say why. Bakit? Nga no, di ba? Why do we need to achieve it? Dapat may purpose, may reason. Hindi pwedeng wala lang. Wala lang, di ba? Gusto ko lang. Kasi sinabi ng kaibigan ko, sinabi ng kamag-anak ko, ito yung realidad, no? Pag alam mo yung why, yung how, madali. I will repeat, if you know the why part in life, the how part will take care of itself. Kung alam mo yung bakit, yung papaano, napakadali. Kaya nga tinanong ko sarili ko, bakit ko gustong maging milyonaryo? Alam mo, dalawang dahilan lang po nung kung bakit ko naisip yan. Unang dahilan, kasi mahirap na maging mahirap. Iba ang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Ibang turing sa'yo ng tao pag wala kang pera. Do you agree? Kaya nga during that time, nung nalugi ang negosyo ng aking ama, 12 years old po ko noon, hindi ko makalimutan, lalo na pag may naniningil po ng mga kolektor at hihiyain ang aking mga magulang sa harap ng mga kapitbahay. So, dalawang dahilan lang yung kung bakit ko gustong yumaman at maging milyonaryo. Number one, gusto kong magbigay na mas magandang kinabukasan para sa aking anak. At pangalawa, ayaw kong mahirapan at magdusa ang aking magulang pag sila ay tumanda na. Kaya nga, tatanungin mo sarili mo, yung ginagawa mo ba para sa pamilya mo o para sa anak mo? Para ba sa sarili mong pangarap? Para ba ito makatulong sa ibang tao? Ano ang iyong dahilan? Mas masarap ang pakiramdam, di ba? Pag tayo po ay naging matagumpay at meron tayong kasalo sa tagumpay. Mas magiging masaya kung kasama natin mga tao, yung mga mahal natin sa buhay, ay nakikinabang din sa iyong tagumpay. Higit sa lahat, nagkakaroon din tayo malalim na dahilan kung bakit mo ginagawa isang bagay. Alam ko na meron tayong dadaanan ng pagsubok, mga hamon, lalo na kung ikaw ay nagninegosyo, minsan may benta, minsan wala. Kung ikaw ay nagtatrabaho, minsan ikaw ay mapupuliti ka pa. Kung ikaw naman ay may ginagawang bagay, marami pong magnenega sa iyo at hindi maniniwala sa pangarap mo. Kaya nga pag ikaw ay tuwing ikaw ay nanghihina at nais mo ng sumuko sa imong kinabuhi, ano kailangan? Bumalik ka sa iyong why. At higit sa lahat, alam mo, ito lang, mas masaya. Ang makakatulong sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon para maiayos po ang ating pangarap at ang ating pagtahak sa tagumpay. And last but not the least, tanungin mo sarili mo. Diba? Alam mo na ikaw nung bakit. Kung anong gusto mo, alam mo na rin yung bakit. And then last but not the least, ask yourself what kind of person you want to become or you want to be. Diba? Ano ba yung gusto mo magiging pagkatao mo? Diba? Ano bang gusto mong iiwan na ika nga legacy mo sa ibang tao? Imagine this. No, naalala ko tuloy isang kwento. May isang tao na gumising lang siya, na naginip siya.
parang feeling niya, panaginip. Tapos nung sa panaginip niya, nakita niya yung ano, maraming tao na lumilinya papunta sa kanilang bahay. So siya nagtataka, ba't ang daming tao pumunta sa kanilang bahay? Nung siya po ay nakipila at pumasok po siya, nakita niya may pinaglalamayan. At nung umabot na po siya sa ano, yung kabaong, nung dumungaw po siya, nakita po niya ang kanyang sarili na nakahiga. Pagkatapos nung umiiyak yung mga kanyang mahal sa buhay, namimiss siya, pagkatapos niya malungkot, bigla na lang nagbigay ng talumpati ang lahat ng kanyang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Nung narinig po niya yung mga talumpati, siya po ay ika nga eh, di ba? Parang na ano, nagising siya. Sinabi niya sa sarili niya, wow, di ba? Ano kaya ang sinabi nila sa talumpati nila? So in other words, hindi niya narinig kung ano sinabi ng kanyang mga kamag-anak sa buhay. Pero ito nga, kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon at sinasabi mo pagdating ng panahon, gusto ko marinig ng mga talumpati noong namumutawi sa kanilang mga labi ay magaganda. Oy, napakabait na tao na ito, napakatapat na tao na ito, napakamatulungin na tao na ito, nang dahil sa kanya, umahon ng buhay, ang dami niya natulong. Kung yan ang nais niyong marinig na lalabas sa labi ng inyong mga kaibigan at kamag-anak, umpisahan niyo na po ngayon. Umpisahan niyo na po. Sa bawat desisyon ng ating gagawin, di ba? Kailangan po, tama po ang iyong desisyon para pagdating ng panahon, yan ang maririnig po nila. Ay, yan ang maririnig mo at ng ibang tao. Hindi yung buti na lang, nawala na to. Naku, mandurugas yan. Naku, mag-ingat-ingat kayo. Baka mangutang ulit yan. Oo, kahit wala na. Kaya mga friendship, ito lang ang sabihin ko po sa inyo. Kung kayo ay may pangarap sa imong kinabuhi, ha? Alamin, number one, kung anong gusto nyo. Pangalawa, bakit, ngano? At pangatlo, anong gustong nyong iiwan na legacy?